Ayan. And then I'm going to stream. All right, perfect. What's up mga kap and welcome to our third cup ng kapihan sa When in Halifax. Ayan mga kap, so this is our third cup. Pangatlong tasa na to mga kap, so this is very interesting topic kasi pag-uusapan natin ang Nova Scotia Provincial Nominee. This past few weeks, weeks na kasi pang third cup natin, pinag-usapan natin about AIPP. We have Ian Rapadas, we have Kiko, and Jeremy about AIPP. Ngayon, pag-uusapan natin ang Nova Scotia Provincial Nominee. Ano ba to at paano ba to? And paano ba naging permanent resident si Nico through this pathway? And at the same time, as a bonus of discussion, pag-uusapan natin dito, paano maging nurse? Hashtag real talk. Diba? So, yun ang pag-uusapan natin. Huwag na natin patatagalin. Let's call our special guest, Kuya Nico, one of our admins sa Pinoy Canada Immigration Forum. Ayan, Kuya Nico, kumusta? Hi guys. Ayos lang po, kagigising ko lang, galing ko kasi ng evening shift. Yes, thank you. Nico, I know you're so busy, but again, maraming salamat Nico for giving us the chance naman na makausap ka. Yeah! And share your story and to inspire others to mabayan. Maraming salamat, sobra. It's my privilege also, Nico, na ma-invite kita. And of course, nagsama na tayo ilang beses. You already share your story. Nag-inspire ka na sa ating channel. But today, it's a very special kasi pag-uusapan natin, hihimay-himayin natin yung journey. Ayan, himay-himayin talaga. Ayan, Nico, I will give you the screen. Can you share to us, Nico, your timeline simula doon sa your application at paano ka napadpad sa Nova Scotia Provincial Nominee and then hanggang sa nakapunta ka dito sa Canada? Nilista ko to eh. Nasaan na siya? Ayan. So, paano mo i-start? Registered nurse po kasi ako sa Philippines. So, I've been working there for 5 years and then my sister asked me to join her in Qatar in the Middle East. So, by 2015, I moved there and worked there as a registered nurse also in a company. By 2016 siguro, meron kakilala yung relatives ko na agency sa Toronto that processes papers for people. I mean like for Filipinos to go to Canada. So nakausap ko sila, so inoffera nila ako kung anong gusto kong pathway. It's either express entry, student, caregiver pathway, or provincial nominee. That's the last one. So, sa provincial nominee, I mean, sa express entry, hindi ako pasok kagad kasi masyadong mataas yung ano nila, masyadong mataas yung score na inihingi nila. By that time kasi, kahit maximum na lahat, yung education ko kasi is equivalent niya lang sa Canadian education is 2-year diploma kahit na bachelor's degree ako. So ang score ko lang noon is like 354, pero ang pinakamataas noon na yung kailangan mong score para makapasok ka sa express entry draw is like 450. So kailangan kong taasan pa kahit i-perfect ko pa yung IELTS ko, ang score ko lang is 410. So sabi ng agent ko, nako mahihirapan tayong pumasok sa express entry. Kailangan humanap tayo ng ibang pathway kung paano makapasok sa Canada, maka-enter ka sa Canada. So inoffer niya sa akin first is may kakilala daw ba ako na nagkukuha ng live-in caregiver. Sabi ko ayoko po maging live-in caregiver. Kahit yung student pathway din in-offer niya sa akin, kaya lang hindi kaya ng funds ko, hindi ko kayang i-fund yung pagiging student kasi magbabayad ka ng tuition fee, magbabayad ka ng
marami kang expenses doon. Plus, you have a limited time na mag-work lang. So, hindi kaya ng funds. So, by that time, in-offer sa akin ang provincial nominee, sinabi sa akin na, pwede kang mag-enter sa mga provinces as provincial nominee, pero matatagalan. Sabi ko, yun na lang po, okay lang naman, hindi ako nagmamadali. So, yung timeline ko is, by 2017, nag-take ako ng IELTS. Pero, mabababa yung writing ko, tsaka yung speaking ko, 6.5 lang. So, yun nga, mababa ang score ko doon, dahil doon. Tapos, March 17, nag-apply ako ng WES. And then, April 2017, naibigay din yung result niya. Tapos, mag-start na lang ba ako? Ayun, September 30, 2017, nag-take uli ako ng IELTS para tumaas yung score ko. Luckily, nakuha ko yung CLB-9 na hinihingi nila para mas mataas yung score mo sa CRS. And then, by April 28, yun yung doon nag-open yung province ng Nova Scotia for provincial nominees, 2018. Doon kasi parang yun yung nag-open yung stream para sa mga job in-demand na jobs sa Nova Scotia. So luckily, yung registered nurse is an in-demand job sa Nova Scotia. So in-applyan namin yun ng agent namin. Agent ko, gumawa kami ng profile namin sa Access Nova Scotia or sa Nova Scotia government. Nagawa kami ng express entry profile doon. Plus yung settlement plan namin kung paano magsisettle dito sa Nova Scotia, plus mga documents na hiningi nila like bank account, job experience, educational, yung mga papers ko sa school, yung mga yon. Tapos sumunod is by June 28, nabigyan ako ng nomination ng Nova Scotia. So, immediately, nagkaroon ako ng 600 points. So, from 410, kasi nag-increase nga yung score ko sa CRS dahil sa IELTS ko. But from 410, naging 1,010 siya. So, immediately, pasok na kagad ako sa may chance na kagad ako magkaroon ng invitation to apply for permanent residence. Yun, tapos, by July 28, nagpa-medical na ako. Doon din sa Middle East na rin, sa Qatar na din. And then, pero, nagka-problema by September 27. Nakareceive kami ng email from Nova Scotia. Nagkaroon kasi ng gap doon sa police clearance ko from Qatar, from March to August. Hindi sila nakapagbigay ng clearance sa akin. Ang naibigay lang nila yung August 2018 to present. So, nagkaroon ng problema. Ang nangyari is na-revoke yung provincial nomination ko. So, we have to apply again. We have to parabang appeal to the government na yung naibigay ko na police clearance is somewhat kulang lang yung data. So, nanguha lang ulit ako ng additional, yung parang most special na police clearance sa Qatar na nagsasabi na March 1 na nag-land ako up to present is cleared ako from any criminal offense. So, nag-appeal kami by October 15, 2018. Nakuha ko uli yung nomination. Naibigay hello po! Nomination. Ay, hello po. Sorry po. Excited yung anak. Sige. Tapos, yun nga, yun. And then, by October 30, 2018, naibigay na rin sa akin yung ITA ko. Yung invitation to apply. And then, dire-diretso na po yun. Tapos, yan. By October 30 pala, that year, 2018, na-reissued. And then, naibigay yung ITA ko. And then, by February, I'm sorry, nag-submit ako ng mga hiningi nila ng mga papers like yung sa medical, yung mga pictures, ano pa yung hiningi nila sa akin?
And then by February 8, 2019, yun na yung passport request ko. Send ako ng passport ko sa visa office. Sa Middle East kasi ang visa office namin is sa Abu Dhabi. So kailangan namin maggamit ng Visa Assistance Center sa Qatar, yung VFS. So siguro after by February 10 na isend na yung yung paper sa visa office. In March 2019 passport came back with the stamp and the big paper. Which is a go signal for me to pwede na akong magpunta sa Canada. Pero tinapos ko muna yung 4 years ko dito sa Middle East, sa Qatar, sa work ko para magkaroon ako ng 4 years na grad. It's about yun sa contract tsaka sa ano, sa pay na din. Siya pang makaipon ako, ba? Para sa expenses ko. Tapos, yung plane ticket, ganyan. Yun, and by June 13, yun, after 3 years in the making, nakaland din sa Canada. Yes. June 13, 2019? Yeah. So, nag-first year anniversary ka na pala. Congrats! Salamat! Ayan. So, ayan, thank you very much, Nico, for sharing your timeline. So, I just want to highlight you. Ha? Alis na ako. Sigaw. Alis ka na! And then, thank you for sharing that, no? Sharing your timeline. And it's very inspiring kasi most of our cup nagsasabi na, hindi na ako mag-express entry kasi mababa yung points ko. So, sa'yo, yung experience mo is mababa yung points mo. You tried na tumaas to by taking the IELTS. And then another one is the provincial nominee. So, gusto ko lang i-highlight yung 600 points na makukuha. Pwede ba natin i-elaborate based from your understanding and experience, ano ba yung Nova Scotia Provincial Nominee? Kasi na-mention mo, nag-apply, gumawa ka ng profile sa Nova Scotia Provincial Nominee website, paggawa mo ng profile, nabigyan ka ng ITA, and additional, nagkaroon ka ng 600 points. To everyone, na first time marinig, Nova Scotia PNP, ano yung NSPNP? In your own understanding, Nico, based from your experience, ano ba yung Nova Scotia PNP or Provincial Nominee Program? Lagi ko kapag nag-explain ako, lagi kong ginagawa siya na parang ano lang, parang nagkukwento lang ako ng something na parang sa life experience. So sa pagkakaintindi ko, Nova Scotia needs more people. Yeah. So they are getting people who are skilled from other parts of the world or qualified, of course, within their kung ano yung kanilang patakaran at mga tinitignan. Basta kailangan nila ng mga skilled people. So, lalo na sa mga in-demand jobs. So, may mga in-demand jobs sa office, sa finance, sa healthcare. And sa healthcare. Tapos, yon. So, nawala ako. Tapos, so, naghahanap sila ng mga tao na pwedeng mag-fill up ng mga jobs na yon from outside Nova Scotia. So, ano yung 600 points na yun? Binibigay nila yun immediately. Parang isa siya sa mga... Excuse me. Parang isa sa mga additional points na makukuha mo kapag na-select ka ng province na yun. Meaning, they want you. So, bibigyan ka nila ng additional 600 points para mas makabilis yung application mo as a permanent resident. Yun. Yep. So, napakaganda. Sa mga first time na marinig ang Nova Scotia Provincial Nominee, yung entry ko po in 2016 ay Nova Scotia Provincial Nominee. We have specialty here. Specialty also yung entry niya is Nova Scotia Provincial Nominee. So, dati, inaabangan natin palagi yung category B ng Nova Scotia Provincial Nominee. And right now, nakakalungkot, yung category B ay sarado. Pero meron pong AIPP. So, ano ba yung difference ng AIPP at Nova Scotia Provincial Nominee? Para mas madali natin yung intindihin, yung AIPP ay employer-driven. So, you need employer. Etong PNP, Nova Scotia Provincial Nominee, ang nagsasabi, yung probinsya mismo. Sabi ng Nova Scotia, kailangan ko ng nurses. Pasok kayo. Ito yung kailangan naming numbers of nurses. So, hahanapin nila based from your qualification, based from your documents,
bibigyan ka ng chance to apply, which is the ITA, which is yun nangyari kay Nico that time, which is 2000. So Nico, na-mention mo yung step-by-step process. In the, ilang taon in the making? Taon ba? Months? 3 years. 3 years. Kasi po, hindi ako, yun nga, yung first year kasi, ini-aim talaga namin na makapasok sa express entry para hindi, para kahit anong province wala makapunta. Kaya lang parang, as time goes by, parang hindi natin maabot yung ano, hindi natin maabot yung kailangan nila na CRS. So, kailangan natin humanap ng ibang route kung gusto natin magdire-diretso. Yun. So, dun, after 2016, by 2017, nag-start na ulit ako mag-process ng ganyan. Kailangan mong i-upgrade yung IELTS mo. So, syempre, hindi ko naman po kaya kasi na IELTS ka agad ako. Kailangan ko mag-aral. Plus, nag-work ako nun. Parang may full-time job ako nun. So, hindi ako makapag-sabay immediately. Kailangan ko ng oras para makapag-aral. So, it took me like 6 months or 7 months para mag-take uli ng IELTS. Plus, parang nakapila lang doon, nag-aantay ng tamang panahon, tamang timing. Pero yung 410 nga na sinabi ko, from 354 kasi, na mababa yung IELTS ko before, by 2016. Yung 2017, naging 410 siya kasi nga, nakuha ko yung CLB9, yung benchmark ng language na kailangan nila. However, 410 isn't enough. Parang 450, ganun, 452, ganyan. Every 2 weeks, parang nagdodraw, ganun yung score. Sabi na naman ni agent na ako, kailangan uli natin ng bagong pathway, parang hindi mo na kaya, hindi kayang abutin if ever. Gusto mo magnani, sabi niya. Parang wala po akong kakilala naghahanap doon, tsaka parang hindi ako in favor doon, sabi ko. So yun nga, provincial nominee. Luckily, by 2018 April, nasa Pilipinas pa ako noon, nakabakasyon ako noon. Nag-open yung provincial nominee program, ayun, yung PNP sa Nova Scotia. Yun. Dire-diretso lahat, nagpasa kami ng mga hinihingi nila na document. Tapos, magdamag kaming pumila. I mean, like, nag-enter ng profile namin para lang nag-enter sa site para lang makagawa ng profile. It's not really a joke kasi super hirap lahat. Buong mundo ang kalaban mo dun sa provincial nominee na yon. And out of the whole world, parang 125 lang kami na-select by 2018. Totoo yun. Totoo yun. Kaya nga dun pumapasok yung ginawa mo na yung best mo from application, maybe from the exam, nag-prepare ka na, kinumpleto ng documents mo. Kung walang pagdadasal, kasi pumapasok yung ano eh, alam mo yung parang sabihin na natin by chance, ano. So talagang samahan mo talaga ng prayers. Kasi buong mundo kalaban mo, hindi lang ikaw. Tapos kukunin lang 125, so imagine that. So, Nico, 3 years in the making, yung planning, yung pangarap mo sa Canada, pag-start ng application, 3 years yun. Pero dun sa Nova Scotia provincial nominee, gano'ng katagal? Gumawa ka ng profile, nagkaroon ka ng ITA, gano'ng katagal naman? Nakuha ko ng ITA, kuya, bahay. Teka lang, may kodigo po ako. ITA. By ano, June 28, 2018, na-grant yung nomination ko. Mm-hmm. Tapos, by July 12, nagkaroon kagad ako ng ITA. Bilis, no? 2018. However, na-check nga nila yung police clearance ko. So, nagkaroon ng delay. Ng delay? Oo. Tapos, yun. By October, nakuha ko naman ulit yun. Nag-appeal kasi kami kaagad. Mm-hmm. Nag-appeal kasi kami kaagad. By October, nakakuha ko ulit ako ng nomination. 15. After 2 weeks, nagkaroon kaagad ako ng ITA. Yun. Napakabilis. In my perspective, napakabilis ng process. And I think mag-agree din si Koji with regards to the PNP. Kasi, Koji, can you share something about PNP also? Kasi, napakabilis na ng PNP also. Five months? Sorry, Nico? Actually, una, kamusta muna kay Sir Nico? Hindi ko talaga mag-isto. Nagising talaga ako para kay Idol Nico. Bet ko yan eh. Anyways, pareho pala tayong April 28. April 28 kami. Magka-batch tayo. Parehas yung ano natin, yung timeline natin. Yung akin nagkataon lang, di ba naalala mo dati, parang yung may cut-off tapos draw. Nangyari, yung cut-off namin is, kunyari, 29.
Tapos yung yung draw is 29, yung ITA the next day. So parang na-save ako konti ng time doon. Based sa timeline mo, dahil sa'yo may delay, yung sa amin, dahil walang delay, mula nung nakuha ko yung nomination, hindi, yung pagpasok lang sa category B, yung pagtanggap lang, 9 months. Nakuha ko na yung COPR. Sa akin, 5 months, kasi parang October 30, nag-in ako ng ITA. Tapos, kasi February 8, PPR na ako eh. Passport ko. Nag-send na ako ng passport sa 2019. Ay, tama. February din pala yung PPR ko. Kailan mo nakuha yung ITA? October 30. Yung pangalawang ITA ko. Parang parehas lang ah. Kasi parang alam ko. Well, 5 months. 5 to 6 months, kuya. 5 to 6. Napakaganda. 5 months, tama. Amazing. Tama. This is very inspiring to everyone na sabi nga natin, walang, for me ha, in my perspective, I don't know, mag-agree kayo, walang madaling pathway dito sa Canada. Yeah. Sabi nga, kailangan mo talagang paghandaan, kailangan mo pag-aralan, kailangan mo pag-aralan yung mga other options. Like for Nico, unang inisip niya is express entry. Ay, hindi ako pwede sa express entry. Ano pa kayong another pathway? Pinag-isipan niya din yung student. Ay, kaso hindi pwede. Ano pa? So, may Nova Scotia, may provincial nominee. Nakahanap siya ng Nova Scotia provincial nominee. Pero hindi pa din ganun kadali kasi it takes 3 years, di ba? So, sa mga nangangarap, mga kap natin na nangangarap na na-frustrate kasi nababagalan sila kasi one year na sila naghihintay. Ito po si Nico, 3 years. Di ba? So, ako almost 3 to 5 years din in the making yung Canadian dream ko, di ba? So, to everyone that are watching right now, sabi ko, samahan talaga ng dasal, and at the same time, create a strategic plan. Super. Yeah. Create a strategic plan. Hindi lang basta, gusto kong pumunta ng Canada and that's it. No. You need to create a strategy with or without consultant. Kung DIYer ka or mag-hire ka ng agency, you need also to create a strategic plan. In terms of strategic plan, based from your experience, Nico, ano yung magiging advice mo to everyone with regards to strategic plan? Ano yung, based from your experience, and experience mo na eh, ano yung mga learning curve mo na may advice mo for everyone? Ano po, unang-una, isipin niyo muna kung yung expenses niyo, kakayanin. Kung kunwaring sa pathway na pinasok niyo kaya ba ang sahod niyo or yung ma-earn niyo is kaya ba? Kasi sa akin kasi, parang ako ang isa ako sa mga nagpro-provide para sa family ko sa Philippines. So, napapadala ako doon. Tapos, hindi na ako nangihingi ng expenses ko sa kanila. Kung kunwari, kailangan ko ng gagastusin, kailangan pera ko lang. So, ang iniisip ko lagi is kailangan pasok lagi sa budget. Yun. Pasok lagi sa budget yun. Tapos, yun lang naman lagi. Pasok sa budget tapos hindi ka madedrain. Hindi madedrain yung pera mo para hindi ka pupulutin sa ano. Cliche man sabihin, hindi ka pupulutin sa kangkungan, if ever. Hindi ka pwedeng go lang ng go. Kailangan kailangan parang sa chess din, kailangan poponduhan mo din lahat ng moves mo para hindi ka ma-checkmate. Parang gano'n. Oo. Tama. Ayan. So, yan. Marami pa akong tanong, Nico, but I will give chance to everyone to ask questions. Or any tips na pwedeng maidagdag natin or inputs. Special K, I just want to acknowledge also ang presence ni Cap Ian Rapadas from New Brunswick. So Ian Rapadas is also our first Cap special guest natin. So hi Ian. Hello, magandang umaga sa inyong lahat, no. Especially sa'yo, Boss Nico. Saludo. Hello po. Saludo ako sa mga struggles na pinagdaanan natin para lang makamit ang Canadian dream. So, ayun lang. Hi. And then, yun po. Magtanong na po kayo kay Nico. Baka marami tayo mapupulot. Thank you. And yan. Questions. Any questions before we go to
another topic. Pag-usapan natin naman love life. Nay, joke lang. Sabi ganda. Pag-usapan natin yung real talk, hashtag real talk for nurses. Kasi na-mention ni Kuya Nico yung registered nurse sa Pilipinas, registered nurse sa Qatar. Paano ba mag-register dito sa Nova Scotia? But before we jump dyan, any question from our kasama natin dito sa Kapihan, sa Wenning Halifax? Ayen, Radet, Geraldine, no questions? Ako po mag-question. Oh, sige. Ayan. Walang questions? Let's go. Continue tayo. May question po ako. Sige po. Please. Good morning. Good afternoon po sa lahat. Actually, mo si Melvin na nasa Saudi po ako ngayon. Hello po. Assalamualaikum. Alaikum salam. ako po nagtatrabaho bilang engineer saka yung asawa ko nurse po as dental nurse. Saka nagpaplano po kami na mag-apply sa Canada. Actually, yung total work experience po namin, mga approximately 10 years. Mm-hmm. Pero in different employer. Pero yung pinaka priority sana namin, Jimmy's, kasi parang mas in demand yung profession niya. So, ano po kaya yung mas magandang program para sa kanya para mag-PR? Kasi may anak po kami dito na isa. So, sa plano namin as PR, or ano ba yung magandang program na ma-i-advise nyo po? Kung ano po, kung ako pong tatanungin, kung okay lang po sa inyo na maghintay ng tamang timing is yung provincial nominee program. Kasi yung Nova Scotia nominee program. Provincial nominee. Ano ba? Incentive. Mini program. Yes. Ayun po. Na mag-open siya. Kailangan lang ninyo na persistent din na mag-antay ng right timing kasi hindi siya laging nag-open. Siguro once or twice a year lang siya mag-open. However, there are other pathways po. Kung si Mrs. po na registered nurse ang mag-a-apply, pwede rin po siyang mag-apply through AIPP, maghanap siya ng mga designated employers. Hindi po ako sure kung sino yung mga designated employers dito, pero may mga successful po ng applicants tayo ng AIPP from Philippines, from other parts of the world na nag-apply. Tapos nabigyan sila ng working permit. Parang, yun po. Pero may mga iba rin po na nag-try ng luck mag-apply as student. However, hindi po ako... Kung ako po ang tatanungin, mas prefer ko po na maging landed immigrant po kayo dito kaysa maging student kayo kasi mas magaan ba? Mas magaan ba para sa settlement tsaka sa adjustment kung landed immigrant kayo dito? Mm-hmm. I think napakagandang question ito kasi marami tayong mga nanonood right now. And shout out to Jerly, Dennis, Robert, and sa mga kababayan ko from Bicol, sila Robert and then si si Hubert and Robert. Ayan. So anyway, napaganda ng questions yun dahil ano ba magandang pathway for nurses? Yun ang magandang tanong doon. So ano ba magandang pathway? So as mentioned nga ni Nico, maghintay na lang kayo ng Nova Scotia Provincial Nominee. So like ngayon, yung mga naghihintay ng Category B, hindi gumagalaw pero biglang nag-open last month yung kalimutan ko yung term, pero Nova Scotia Provincial Nominee for nurses din. Try to check the Nova Scotia immigration.com. Try to check that one kasi nag-open sila ng programa. Another thing is try to explore the AIPP. But again nga, yung difference ng PNP at AIPP, sa AIPP, you need to find a designated employer. And so, you're gonna land there as with a working permit, not an immigrant visa. Yeah, yun yung difference doon. Pag sa AIPP ka, you have the option na mag-land ka as a work permit or pwede ka maghintay na lang ma-process yung permit provincial nominee mo. So the key for the AIPP is you need to find an employer. What if wala? So mag-progress pa yung AIPP mo. So yun yung mga tanong doon. So
Sabi ko nga, babalik ako palagi sa palagi kong sinasabi, you need to create a strategy. Now you know na meron palang opportunity ang nurses sa Nova Scotia Provincial Nominee. Try to explore the PNP program. Try to explore the AIPP. Create a plan A, plan B. And one of the best strategy ko, sabi ko nga, kung mag-take ka ng IELTS, ang AIPP requirement sa IELTS is CLB5. So, kailangan mo lang ng strategy. Ah, instead of CLB5, ang gagawin ko is CLB9 or CLB10. May 10 ba? Di ba? 9. CLB9 as perfect score. Para at least magagamit ko sa AIPP, magagamit ko sa PNP, magagamit ko sa other program. So yun, I mean, example lang po yun ng strategic plan. Kasi maraming katanong, pwede po bang walang IELTS? Pwede po bang CLB5 lang? So, again, babalik ako sa tanong, sabi ko na create a strategic plan. So, meron na kayong idea. Si Nico nakapunta dito as Nova Scotia Provincial Nominee as a registered nurse. Eh, meron nga nakapunta din dito as a registered nurse under EIPP. Now, you have two options now. So, create a strategic plan for that. Anyway, maraming salamat for the questions. Let's move on IELTS, Nico. Kasi na-mention mo kanina about the IELTS. Sabi mo, pinataasan mo yung CRS for mo. Yung CRS for mo to the language test. Sa IELTS requirements, Nico, ano yung IELTS requirements sa NSPNP? Para rin po siyang express entry kasi. So the higher you get, the higher you have, like the higher score you have, the higher chances. Ano ba? Magtatagalog na lang ako. Kung ano yung mas mataas yung IELTS score mo, wag kang tumatawa, Kuya Koji. Kung mas mataas yung IELTS score mo, mas malaki yung chances mo na makakuha ng nomination. Pero I'm really not sure. It's around like 6. Kasi ang binigay lang sa akin, 6 lang. It's CLB 6. CLB 6, Kuya. Ayan. We have another question before we move to NNAS. We have question from Ian. Apo. Hi, Kap. Hey po. Hello po. Sir, pareho kaming nurse nung asawa ko. Ako kasi dati nag-apply na rin ako ng express entry. Siguro mga long years na. Nagkaroon ako ng agency dito. Nasa Dubai ako. Kaya lang, hindi ko alam for some reason, hindi nila naasika. So hanggang tumaas na ng tumaas yung IELTS na hinihingi niya sa akin. Hanggang nakarating na ako ng IELTS 8. Tapos hindi nila naasika. So for some reason, bayad na ako. Tapos, so recently, siguro isang reason din, yung husband ko kasi, hindi siya talaga open arms na, at saka open heart na mag-migrate kasi gusto niya talaga uuwi ng Pilipinas. Tapos ngayon nagka-COVID, siguro ito yung time na na-realize niya na hindi kami safe dito sa Dubai kasi kami yung frontliner, kami yung laging tatapon. So gusto niyang umalis na kahit magtanim daw ng kamote. So naghahanap kami ng option ngayon. The problem is pinakikinggan ko si Sir Nico. We are 43 years old na. So parang gusto kong tanggapin yung advice mo na maghanap ng PNP, mag-wait ng PNP. May nabasa ako last time nung night shift ako, nag-open ako ng CIC. Yung, ano ba yun? SNIP or SINP? Hindi ko alam ko anong... Mm-mm. So, sa tingin nyo ba sa age namin, 43, mag-try kami agad ng ibang pathway? Kinukonsider din kasi namin mag-student kasi pinakamabilis. Kaya lang hindi ako masyadong sure kasi at our age, gusto namin sama-sama kami dahil may anak kaming dalawa, 10 and 9. Then, isa pa, malaking masyadong gastos. Walang kasiguraduhan kung apat kami makakaalis kasi individual ang application. So, sa age namin ba, pwede pa kaming maghantay na mag-open ng PNP or try namin ng ibang option? Sa express entry kasi, sir, with 2 kids na nag-aaral dito sa Dubai, para kaming papaaral ng college talaga. So, ayaw namin mawala yung... Ayaw namin silang i-homeschool para lang ma-fund namin yung mga gastos sa express entry kasi ang laki talaga ng show money.
Okay, ayun. Thank at you. At our age po ba? Yes, dapat ayun. Dapat maghantay pa kami. Thank you. Nico, gusto mong sagutin? Ikaw muna. Ma-follow upan kita. Sabi gano'n, no? Ayan, with regards to the age, ayun, sabi ko nga, 43 years old, number one na kailangan natin tandaan is kung pinag-usapan natin yung express entry, mukhang medyo mababa ang taas ng IELTS. Oo, kasi mababa ang ideal nga, sabi nga natin, is nasa 30s. So, kasi ang pinag-usapan sa express entry is may mga factors yon, sabi nga ni Ms. Mel, di ba? So, isa sa mga factors na pinag-uusapan doon ay yung edad. So, ngayon, kung pinag-iisipan mong program, I think another best option sa'yo, try to wait for a PNP program. Yeah. Malay mo baka mag-open uli, di ba? Another thing is try to explore the AIPP program. With regards to the student naman, sabi nga natin, sabi nga ni ano, gusto ko lang basahin yung question ni ano, ni Jerly Lee. I'm from Annapolis Valley and been seeing success stories of student transitioning to PR. So, yeah. Maraming kung edad yung pinag-uusapan and meron ka naman budget, kasi sabi nga natin, habang naghihintay ka ng PNP program, tumataas naman yung edad mo. Baka ito na yung choice, chance mo na, baka pwede ka nang pumunta ng Canada now para at least ma-start yung application, magkakaroon ka ng Canadian experience, magkaroon ka ng chance na makahanap ng employer, di ba? So you need to create a strategy. With regards to that question, ikaw lang makakasagot eh. Kami, ang ginagawa natin is, nilalatag natin yung mga options, pero it's up to you, mag-decide ka. Kung mag-student ka, mabilis yun. Next year, pwedeng nandito ka na. Kung concern mo is kasama mo yung mga anak mo, definitely kasama mo na din yung mga anak mo with a student. Yun, sabi ni Jerly, maraming mga success story. Open and work ito, permit, di ba, kuya? Yes. Student, yung isa primary applicant or principal applicant is a student visa, tapos yung asawa mo is working, open work permit. That's right. Yeah. So, yun ang kagandahan din. Kasi yung asawa mo, yung spouse mo, kung pareho ka nurse, is open work permit din. So, maraming discussions with regards to that, to your questions. And I strongly advise na panoorin mo yung EIPP, yung story nila Ian, yung story nila Jeremy. Napanood ko yan, Cap. Yeah. It's very important. Narinig ko nga yung sabi mo na sa EIPP, kaya lagi ako nag-open ng mga employer na designated. Kaya lang napansin ko, laging prefer nila yung enrolled na nandyan na. Pero really, nag-open pa din ako. Totoo. Try to do it. Try talaga. Tiyagaan lang talaga eh. Sabi ko, pag nakuha mo talaga, it's gold mine. Di ba? With the AIPP program. I hope we're able to answer your questions. With regard to the age, hindi siya maging hindrance sa inyo to attain yung kanyang Canadian dreams. Maraming pathway na options. Pwede ka mag-student. Thank you, Kap. Try to explore yung AIPP. Ang dami. Nova Scotia Provincial Nominee, try to explore that one also. May nakikita akong camera. Nag-uubos ng plot. Wait lang. Hi! Thank you for joining us. Ganun. I sobrang appreciated ko. So, sobrang appreciated ko. So, anyway, yun. In additional inputs from our CAP, Koji, Nico, Ian Rapadas that already here in Canada, any inputs that you like to share? Yung kay Nico kanina, magandang strategy na pwede kong i-share. Kasi kinakwento niya yung kailangan niya ng mataas na IELTS. Sa provincial nominee, ewan ko kung sa ibang program, strategy namin mag-asawa. Kasi ako, ayoko na mag-IELTS. Parang feeling ko mahirap. Tapos feeling ko mababa yung makukuha ko. So ang kagandahan doon sa provincial nominee, yung principal applicant, pagka mataas yung nakuha niyang mga IELTS score, gano'n, damay-damay na pati yung spouse. So ako, kumbaga, wala na, hindi na kumuha ng IELTS. Siya na lang yung kumuha ng IELTS. So baka magandang strategy din yun doon sa mga iba, yung mga spouse na, kasi di ba yung iba parang pagka mababa, nagtitest din yung asawa para tumaas. Oo, para mahila. So, yun. Magandang strategy din yun. Kung sino yung tingin nyo maganda yung chance na pumasa ng mas mataas, yun, pakunan nyo. Makatipid pa kayo. Tapos yung sa age, wala rin problema kasi may mga nakasabay ako mas matanda sa 43 na. Ay ako, G45 na eh. Mukha lang. Yung nauna sa akin, naaalala ko yun, 45. Pero ako, hindi ako yun. Pero meron. May kasabay kami 45, hindi ako yun.
Yung totoo. De, joke lang. Palingin ang PR card mo. Ayan, thank you, Koji, for the insights and thank you. Ian, may additional inputs ka po? Oh, additional lang. When it comes to age, ano, kung talagang this is your Canadian dream na gusto mong ma-achieve, walang problema sa age eh. Actually, ang age ni Mrs. To tell you honestly, she is 47 years old. No, 46 pala. Going 46 this year. Ako naman is 43 years old. Okay, so ang ano nga lang namin sa AIPP program, she is a nurse, talagang doon muna siya sa caregiver. Okay, nag-caregiver. And then, para lang makapunta kami dito, then, yung PR namin is on the process right now and base sa mga nakikita kong pattern when it comes to AIPP. Ang PR lalabas is within maximum of 6 months. So, yun na. Ang pinagpaplanuhan na namin ngayon, as of the moment, si Mrs. nag-start na siya mag-work. Dumating lang kami dito noong June 5. Nag-start na siya mag-work ngayon. Ako naman, fortunately, I landed my dream job. Okay, I was interviewed yesterday. So, yun. Start na ako ng Monday ng job. So, thanks God. So, ang dream na namin ngayon, ang pinaplano na namin ngayon is yung pantiket ng mga bata. Apat kasi ang anak ko, Ate Ayen. So, yun. Oo, so yun. Sa panood ko po yung mga video niya sa YouTube. Oo, yun. So, yun na ngayon. So, with regards to age, huwag mo na isipin niya ng importante makapunta kayo dito. Yun nga lang, nurse kayo dyan sa Dubai, like my wife. My wife kasi is CI naman sa Saudi, medical instructor. So, talagang bababa ng konti yung madedemote ka ng konti. Pero ang maganda doon... Demoted naman talaga dito eh. Oo, nandito ka na sa Canada. Yun yung ano, kumbaga one put in ka na, nandun ka na sa Canada, then the rest will follow talaga. Yes. So, yun lang po masabi ko. So, yun, talagang planuhin nyo para sa mga bata. Kahit na medyo demoted ka, medyo mababa ang sahod. Lahat naman nag-uumpisa sa mababa eh. Correct. Bago pataas. Hindi naman yung galing ka na sa taas, tapos pataas ka palalo. Thank yun you. Lang masabi ko. Napakagandang, napakagandang input, Ian. And yun nga, magandang i-take note yung simula ka talaga from the ground. And I personally experienced that one. Although hindi pa ako galing sa mataas, galing po talaga sa mababa din. So may ganun po. Makaya. 5'4 lang po ako. Then, joke lang. Anyway, Nico, ayan. So, na-mention na ni Ian regarding sa pag-start from the ground. Doon natin balikan, doon na tayo magsimula, Nico, pag-usapan natin yung NNAS. Madali ba yung hashtag real talk para maging nurse dito sa Canada? Unang patanong lang muna, panimulang tanong, no? Madali ba maging registered nurse dito sa Canada? Hindi po. Marami pong struggle. Hindi po madali, pero hindi rin imposible. Ayun. So that's the real talk. Hindi madali, pero hindi imposible. So ayan. So ayan. Bakit nasabi nating hindi madali, Nico, yung maging registered nurse? Although meron ka ng experience, meron ka ng, sabi na natin, 5-4 years experience, bakit hindi madali? I think most of the feedback na naririnig natin is about the NNAS. Ano po yung NNAS? NNAS stands for National Nursing Assessment Service. Meron din akong kodigo. Matagal na rin ako nang hindi nag-NNAS. So I start my application, just to give an idea, I start my NNAS application 2015. Ano? 2015, nag-start akong application. 2016, nandito ako sa Nova Scotia. So, medyo matagal-tagal na din. And that's why I'm so happy na nandito si Nico para i-share ang kanyang NNAS journey. Ayan. So, NNAS is National Nursing Assessment Service. To make it mas madaling, mas naintindihan, to make it easier, ang NNAS ay sila po yung organization na nag-a-assess ng iyong profession as a nurse. Ito sila nagtitimbang naman. So, yun. Nico, pwede ba natin explain it more further? Ano yung NNAS? Ano kanilang mga ginagawa with regards to that? Bago po ang lahat, nabating ko lang muna si Ferman John Cole, si Mayor. Si Mayor. Successful din yan na LPN. Kawork ko yan dati. Nag-start din siya sa Saudi as manager, case manager siya sa Saudi, sa isang government hospital. Then, nag-enter siya dito as landed immigrant sa Nova Scotia.
nag-starting siya as a CCA caregiver. And then, he worked his way. Now, LPN na siya, licensed practical nurse. Plus, he's doing his bridging program, just to say. Almost done with this bridging program. Hopefully, by this year or early next year, he'll be a registered nurse. I'm Mayor. Ayan. So, going back. Kuya, ano yung tanong mo? NNAS, yeah. Yung NNAS is the one who assesses kung comparable ba, yun lagi narinig ng mga nurses, is comparable or not comparable or somewhat comparable ang iyong credentials sa Canadian education. Yun, titingnan nila yung mga gaps, mga educational, titingnan nila yung education mo, experience mo, plus yung sa license mo. Check nila, hihingi sila ng course outline or syllabus sa school mo. Hingi sila ng description, job description mo sa work mo. Tapos, hingi sila ng description sa licensures mo. Yun. Tapos, doon nila ika-come up kung yung assessment, yung credentials mo is may mga educational gaps. It means like, yung criteria of Canadian education versus your credentials is the same. So, unfortunately, yung assessment sa akin is not comparable. So, mag-offer sila ngayon. Yun yung advisory report. At the end of the assessment, magbibigay sila ng advisory report. The advisory report says there kung ano yung mga strong and weak points ng credentials mo. And then, you will be the one passing that whichever nursing regulatory bodies na gusto mo. Say, for example, nandito ka sa Nova Scotia, papasok mo siya sa Nova Scotia College of Nurses. Meron din siya sa College of Nurses of Ontario. May mga iba-ibang mga provinces. Pwede ipapasa mo yung advisory report mo, yung na-assess ng NNAS. Ipapasa mo yun sa regulatory body, tapos sila na magbibigay ng additional information or advice kung anong kailangan mo pang gawin para maging registered ka. Registered nurse or licensed practical nurse. Yun. In a nutshell, ganun siya. Nico, before I ask questions or before we go on, gusto ko lang basahin yung comment ni Jerly Lee. Jerly Lee, sabi niya, I'm a nurse, I agree na best is a landed immigrant, but if you're left with not much option via student route, especially if the age has a concern. Tapos, sorry, ito to. That's a NNAS process is like a dumping cash in the drain. Worth it in the end though. And then, OMG Nico, ang sakit sa dibdib pag-usapan itong NNAS. Tanggap ko na. Tanggap mo na. So, yun. Yun. And another, we have a question, but i-ano natin yan mamaya. So, yun. Himahimayin natin, kasi na-mention mo ang NNAS, siya yung mag-i-evaluate ng iyong profession, work experience, education, language test, di ba? So, Nico, saan sila pupunta if they want to register the NNAS? So, do you know the website? It's nnas.ca. You need to make a profile there and then pag fill up mo lahat dun ng mga kailangan mong fill upan like your demographic data, alam na mga nurses yan. Demographic data, and then job experiences. They will tell you, they will ask you all of the details, like even the registration number and then expiry date of your license. Okay, Nico. Pag gumawa ka ng profile, gano'ng katagal yung profile na pwedeng i-lodge? I mean, gano'ng katagal yung account? Validity? Yeah. Yeah, it's gonna be like a year. One year. Para ma-fill up mo lahat ng mga hinihingi nila 1 year. Otherwise, mag-expire siya. Yan. So, pag nag-expire, pwede mo naman siyang i-extend. However, you need to pay for another one. So, yun. I-highlight lang natin. Pwede kang gumawa ng profile. You need to pay, syempre, para makagawa ka ng profile, para ma-download, para makakuha ka ng NNAS number. So, yung NNAS number, magkakaroon ka ng opportunity para ma-download yung mga documents or mga forms na kailangan i-asikasuhin, then you have 12 months para asikasuhin yung mga documents. Tama ba, Nico? Yes. O yun. Gagawa ka ng accounts, babayad ka in terms of payment, sabi nga, dumping cash. Ano? Sabi niya?
I don't see it as like a dumping cash. Like I see it as an investment. That's right. I think that's a good one also. It's a word of investment as well. Yeah. Medyo mabigat, pero sabi nga, kahit saan ang negosyo, you need to invest as well. Sa atin, instead of negosyo, profession. Diba? Yeah. So yun. Another thing is, do you still remember, Nico, how much? Kung hindi naman exact, average lang. Ito yung mga resimo ko naka-alabin. Inspiration yun, naka-attach yung resimo. So how much, Nico, yung NNA is? Share ko lang, papakita ko lang sa mga co-nurses ko kung ano nakalagay dyan. Ayan, nakalagay dyan, parang NNAS. Tapusin ko yung NNAS ko. Tapos, Selvan, okay na siya. Tapos nakalagay dyan LPN. Tapos RN, yung last, yung malaki RN. Araw-araw ko tinitingnan yan. Para motivation lang. So, going back sa NNAS, in-applyan ko kasi is LPN tsaka RN sa Nova Scotia. So, ano, mahal siya. Yun na lang sabihin ko. Mga, abuti ng mga... 1,300 Canadian dollars. 1,300. So, that's 1,300. Yeah. CAD. Canadian dollars. So, yun ang expenses for to sign up. And then, nag-create ka ng account, nagbayad ka na, makukuha mo yung NNAS number, NNAS application number, tapos ipiprint mo yung mga documents, mga forms. Ngayon, pwede ba natin elaborate sa lahat? Kasi most of our CAP right now ay wala pang idea with the NNAS. Kung wala kang idea, please comment it below. Nagbayad ka na, nakakuha ka na ng account account number or NNAS ID number. Na-download mo na yung form. Anong sunod, Nico? Ano Let's say, from, we start from proof of identity. So, hi, si Liv. Si Liv nandyan. Ayun, proof of identity. So first, is you need to, kasi marami yun kuya, di ba? Proof of identity, proof of education, proof of registration, and proof of employment. Language pa. And language. Yeah, yun. So first, is your proof of identity. So mangingi sila sa inyo ng document, is a government document. So, I mean like a government ID. So it's either your passport. Sa akin ang pinasa ko noon is yung passport ko tsaka yung PRC ID ko, yung license ko sa Pilipinas. Photocopy lang naman siya. Photocopy lang naman. However, kailangan mo siyang ipanotaryo. Kailangan notarized siya ng notary public. Isang registered na attorney na nag-notarize talaga. Eh, kapag nandito ka na sa Nova Scotia, meron kaming isang kakilala doon na parang nag-offer siya ng free services for immigrants. Pero ewan ko kung meron pa ngayon. Pero nung time ko is, nakuha ko yung notarization ko ng libre. Tinatakan niya na yun. Tapos pinadala ko na. Tapos kailangan mo siyang ipadala sa NNAS also with your expense. Hindi pa kasama yung registration doon. Salamat, Nico, for highlighting that one. So meron tayong proof of identity. Yung education, napaka-direct naman yun eh. Dadownload mo yung form, dadalhin mo yung form sa school para yung school mag-fill up. Ano yung, Nico, magiging best advice mo for that? Ano yung mga highlights doon? So eto na yun. Pumunta ko sa NNAS website, dinownload ko yung documents, forms for school, pumunta ko sa School of Registrar. Ano yung mga highlights na kailangan nilang tandaan? Kailangan detailed yung education, yung... course syllabus, yung course description is very detailed. Kasi pag hindi, sabihin lang din nila na not comparable yung education mo. Kailangan very detailed. Marami ako narinig, including myself, yan, binubulong anak ng sarili ko, na na-frustrate sila kasi not comparable yung bachelor's degree. Pero may mga success stories din tayo na somewhat comparable yung mga education nila and comparable. So, kailangan lang sabihin nyo sa registrar na it should be detailed so that makita ng Canada na, makita ng NNAS na yung pinag-aralan natin is kapareho rin ng tinuturo nila dito sa Canada. That's yeah. Napakagandang highlights yun. So, ayan. Another thing, kailangan to dapat sealed na sealed, di ba? So, yeah. Yung sobre, yung form na yon, lahat ng mga documents ay sealed. With regards to laman noong sobre, I think there is a guide also on the web on the website. Hindi na natin explain yung mga documents na nasa loob ng sobre. Pero gusto ko lang i-highlight yung sinabi ni Nico
complete as much as possible yung course syllabus para ma-prove na talagang timbang, di ba? Yung pinag-aralan mo sa Pilipinas at yung nursing education nito sa Canada. Another thing is na gusto ko din i-highlight Nico is yung sobre ay dapat sealed yun. Merong perma, merong seal, at merong scotch tape literal. So let's imagine, Nico, eto na yung sobre from the school. Ikaw ba pwede maghulog nito o dapat school directly? Ang sabi sa guidelines is kailangan directly from the school. Ang school ang magpapadala sa NNAS mismo. So most of the schools, kasi maraming mga Pilipino nag-apply sa Canada, may alam, may idea na sila kung paano ang gagawin pag nangingi sila ng detailed course description para sa NNAS. Yun. Pero kung hindi nila alam, kailangan yung school ang magpapadala directly sa NNAS. Ayun. Thank you very much, Nico. So, done na tayo sa proof of identity, nursing education, nursing registration. Yun, sa nursing registration, ito yung pinag-usapan natin, PRC sa Pilipinas. Tama ba? So, ano yung mga tips and experience mo with the PRC? Very, ano lang naman sila, very direct sila. They just need the form and they need the payment and then they will do everything also. And you just need to just provide your valid PRC ID. Like, it should not be expired. Like, your recent updated and renewed PRC ID, photocopy, papakita mo lang yan, plus your payment around like, hindi ko na matandaan kung magkano, pero around like 1,300 also pesos. Tapos sila na rin mismo directly ang magpapadala sa NNAS. So yung kagandahan na gusto ko lang natin i-highlight is yung PRC, alam na nila kung ano yon. Kasi dami-dami siguro nagpa-process ng NNAS. Alam na lang nila. Hindi masyado complicated. Kasi based on my experience, binigay ko lang yung form. Sabi na, balik ka lang after few days, then nakuha ko na. And walang masyadong complication with with PRC kasi sa experience, sa daming-daming nurses na nag-a-apply, alam na nila. With experience, kailangan natin ilagay yung experience, Nico. Ang nakalagay dito is, in the last 5 years experience. Ano, Nico, yung mga highlights na kailangan nilang itandaan, Nico, with regards to NNAS and employer? Employer, kasi yung kung sa akin, close ko kasi si Doc. I mean, yung supervisor ko, close ko. So, parang sinasabi ko sa kanya kung paano ang gagawin. Kasi, alam niya kasi yung journey ko, kasi araw-araw kami nakikita, lagi kami nag-uusap. So, alam niya kung anong ginagawa ko. From yung application ko ng PR to application ko ng pagiging nurse, nag-uusap kami lagi, so alam niya. So, kinikwento ko kung paano i-fill upan. Kasi yung year one, inihingi kasi doon year one, year two, year three, year four, year five. For the past 5 years, hihingi nila kung ilang hours kung nag-work. So, year one is the most recent, pinaka-recent na year. So, say for example, nag-land ako 2019 din hihingi nila sa akin kung 2019 ako nag-work. Ibilangin mo kung ilang hours yun. Ako kasi nagbilang lang sa akin. Pero yung mga, sa mga ibang mga hospitals, say for example, sa Middle East, may mga designated na silang mga employees or mga staff doon na nagbibilang kung ilang hours yung ano, kung ilang hours yung na-work mo siya the whole year. So, for the past 5 years, yun. Tapos pala, pag magsasubmit ka, hingi ka na rin ng ano, detailed job description mo. Sabi mo, i-include nila yun, detailed job description pag magsasubmit sila. Plus, the same as PRC and the school, kailangan directly magsasend yung employer mo directly sa NNAS. Ayan. Thank you. So, yun. Natapos na natin. Proof of identity, nursing education, nursing registration, and nursing experience. Ito na. Sorry. Huwag yung kakalimutan yung detailed job description sa employer ninyo kasi very important yun. Very, very important ang detailed job description na i-include ninyo kasi yun yung nakalimutan ko. Yun. Thank you, Nico, for that highlight. Mga kap, i-gallery review ko na lang uli yung Zoom kasi I don't know, medyo naglalag yung aking computer. Internet connection. Grade ka na kasi ng fiber. Okay. Magbayad ka kasi ng internet, Caps. Naka LTE lang kasi po. Naka data lang. Naka globe. Yaman.
Nakakonnect sa kapitbahay wifi yan eh. Oo. Okay. Hindi hindi inon yung 4G ng kapitbahay kaya mababagal. Ayan. Ito na yung pinaka-exciting mga caps is yung language test. Language test! Ayan. Ito na, language test. So, kailangan natin i-prove yung language test. And yun, ito yung sagot sa mga nurses. Cap, dalawang beses pala ako mag-take ng language test kasi sa application ko, general training. Sa NNAS, hinihingi academic naman. Anong stand mo doon, Nico? Totoo ba yun? Totoo po yun at tanggap ko na din po yun. Totoo naman po yun kasi magkaiba ang description kasi ng general na IELTS tsaka sa academic. Kasi gagamitin mo ang general for immigration purposes and just to prove your language, yan, English. Yung academic kasi is, you need to prove your language also, but this one is used for registration such as your license or for school purposes. Kapag din nag-student po kayo, is hindi nila is academic. Yeah. Pag nag-student pathway kayo, dalawa din ang kukunin ninyo. Pero unahin yung academic, tapos saka kayo mag-apply ng PR, mag-general pa rin kayo. Ng training. So talagang walang takas. Kaya sa mga CAP natin na nagtatanong, meron ba pong pathway na walang IELTS? Ay, wag na po kayong mag-isip kasi talagang mayroong IELTS. Tourist. Tourist, yan. Mag-vacation po kayo kay Kuya Nico. At magkain tayo ng lobster. Ano, Kuya Nico? Ayan. So the language test, kailangan academics mga ka. So if you're a registered nurse, you're thinking to start your NNAS application, you need to have academic IELTS. Ano yung mga score? Kailangan natin ng overall 7. Another option, kung ayaw mo na at sawang-sawa ka na sa IELTS, meron kang another option which is CELBAN. Ayan. CELBAN po ay isang language test to make it easier. CELBAN is designed para sa mga registered nurses. And yung CELBAN naman ay talagang designed for nurses kasi yung mga cases and mga topics na pag-uusapan ay nursing settings. Pwede mo bang i-elaborate more about CELBAN, Nico? CELBAN, Canadian English Language Assessment Benchmark for Nurses, yun. It's designed for to prove ng English ng mga nurses. Yun. Ang score na kailangan mo doon ay madugong 10, perfect 10 sa listening. Asa na ba yun? Ito. Target score ko. And yan. Okay. 10 sa listening. Actually, yung reading 8, yung writing tsaka speaking 7 lang naman. Yun. Pero kailangan listening. Maraming kasing nahihirapan sa listening kasi kailangan mong perfect 10. Yeah. Yun. Sa listening, makikinig ka sa mga conversations ng nurses to patient to doctor, ganyan na conversation. Tapos, parang IELTS din siya na may kailangan kang ang sagutin. Ang maganda doon, lahat sila is fill in the blanks or multiple choice. Yun. Totoo. Walang true or false. Saka ako nakikita ko lang sa CELBAN, mas madali ka makagawa ng ideas, topics, kasi nursing settings eh. Mm-hmm. Tapos pero, sa reading, ganun din. May mga galing din siya sa mga articles or journals from nursing journals, medical journals, sa reading. Tapos sa writing, incident report naman na ang gagawin. Parang magbibigay sila ng table na may mga data, gagawin mo siya in paragraph form. Yun. I-rewrite mo siya in a paragraph form in full sentences. Kasi tayong mga nurses is like, care done, ganun lang. Parang short sentences lang kapag nag-charting. Pero dito sa incident report is you need to do full sentences, incorrect grammar, and correct everything. Yun. Tapos, sa speaking din, ganun din, manghingi sila na, ay, parang merong mga scenario na patient to nurse, magbibigay ka ng advice or mag-i-interview ka ng patient. Yung patient mo is yung examiner mo mismo. Magbibigay ka ng health teaching. Tapos, meron din yung
nurse to nurse naman, magbibigay ka naman ng advice sa nurse na kasama mo. Yun, yung mga yung kasama mo na kakausapin mo is yung examiner mo mismo. Tapos may freestyle sa last na pang Miss Universe na tanong. Ganon. Tapos sa right, yun na yun. Tama. Tapos na. So, yung pang Miss Universe na ano, may merong shush ba yun sa ka-flowers? Ay. Hindi, corona yung sa akin nung last. Dali! Ikaw yung crown. Waging-wagi pala. So, ayan. So, at least now, mga kap, we have idea about the NNAS. Hinimay natin yung mga application. Hinighlight din natin yung mga kailangan gawin. With regards to the specific documents, I strongly suggest to go to NNAS website. Nandan po yung napaka-detail ng documents. But at least, alam na ninyo ang dapat gawin. With regards to the IELTS and Selban, my opinion is kailangan talagang mag-prepare. Hindi madali, para sa akin na, in my personal opinion, hindi madali. And ang comparison ko with IELTS and Selban, medyo konti yung reference or mga review materials with Selban. However, nandiyan si Mayor. Ayan, si Mayor Ferman. Ayan. Kuya Ferman, baka gusto mong invite sila ayan, sa mga interested invite. Ay, ito pa si Ferman? Nandito pa yata, nanonood. So ayan, may mga cap natin na gusto din nakakatulong din with regards to the Selban reviews. Ayan. So anyway, we have also question dito, Kuya Nico. And okay. After this question, we will go back to the webinar. Sabi ni, Anthony, wala yung questions. Kung may NNA, NCLEX daw, meron bang advantage yung meron ng NCLEX license? Sa last part po meron, kasi hindi ka na kailangan mag-exam for RN. Mm-hmm. Kasi inihingi nila ang NCLEX exam dun na sa RN part, pero sa NNAS part is hindi ko nakikita ang advantage yun kasi hindi naman nanghingi na licensure. However, hindi ako sure. Hindi ko lang siya nakikita ang advantage doon kasi mostly ang ina-assess nila is education, yung sa school mo. Doon nila may determine kung comparable ka or not comparable. However, magiging advantage siya talaga kapag ka, andun ka na sa last part na parang tapos mo na yung bridging program mo or tapos mo na yung binigay nila ng mga kailangan mong i-complete na courses. Hindi ka na kailangan mag-exam after kasi pag na-complete mo yun, binigay mo lahat ng mga documents na hinihingi nila, RN ka na after. Correct. Yeah. And thank you, Nico. And another sabi ni Jerly, NCLEX has no bearing until you're done with the NNAS and suggested route to do like bridging, SECA, or full-time schooling. Yeah. Yan nalang. Yes. Walang bearing sa pauna dun sa application mo, pero once tapos ka na sa bridging course mo, hindi ka na mag-NCLEX. Yeah. Diba? So automatic. Yeah. Pero kailangan mo tapusin mo na yung mga advice ng ng board, di ba? Kung kailangan mo mag-bridging course, tapusin mo yung bridging course and then pag NCLEX mo since meron ka na, so yun din gagamitin mo. So meron tayong mga cap na nag-bridging course and after since may NCLEX na sila, RN na sila agad-agad, di ba? Nabawasan yung task mo na mag-NCLEX, di ba? So ayan, yun din I think yung advantage. Sabi nga ni Jerly, at the end na. It's good that you have it. I mean, like you, hindi naman urgent na nag-NNAS ka, kailangan ko na mag NCLEX kagad. Hindi naman. Maganda siya at the last part. Kung naumpisa mo na siya or natapos mo na siya before your NNAS, well and good. Maganda. Bawas ano? Bawas ang to-do list. Bawas na yan eh. Kiss mo na yan. I-check mo na agad yun sa mga gagawin mo pag RN ka na. Pagtapos mo na, tapos hindi mo na iisipin yun. Mag-fill up ka na lang. Magsisend ka na lang ng mga requirements mo. Then, in a few days or weeks are in. Yes. Thank you, Nico. Na napakaganda ng usapan natin. And thank you for sharing your story, your timeline, tips and advice, experience, hashtag real talk ng NNAS. Maraming salamat, Nico. So we will also give chance any questions or kung hindi naman questions, suggestions or gusto nyong i-share to the group. Kung may nareto po kayo na jowa, okay lang din naman. May qualification daw yun. May nagtanong dito kuya sa chat, si Bernadine Capenda. Hindi ko kasi magalaw yung yung Zoom ko, naglalag. Eto kuya, hindi. Abasan nila.
Ilang months po ang bridging course. Yun. Yan. Sa ano po, sa Nova Scotia, sa RNPDC po kasi ang tawag doon, Registered Nurses Professional Center. Ang bridging course takes around like 12. If you take the full bridging course, it would take around like 12 to 18 months. Depending on how you progress and how the schedules work. Like, kasi especially now, na merong pandemic, nag-regulate sila ng mga clinicals nila or like face-to-face classes. Kaya 12 to 18 months po, Miss Bernadine. Ayan. Thank you, Nico. Yan, sa mga kap natin nandito, any questions pa po? Sige. Radit, paki-unmute na lang, please. Ayan. Questions pa po? Ito yung sanaw kay Gerald din kung tuyo na yung buhok niya. Bakit? Nagpupunan siya ng buhok. Ayan. Any questions? Pasensya na kap. Ay, naglalag talaga yung Zoom ko. So, yun. Meron pa. Sa si Bernardine din. May pay po ba ang bridging? Yes po, meron po. Ayan. Separating pong payment yan. Pero, depende po yan kung ilang courses yung kukunin mo or full bridging. Pero usually, per course is like $200 to $300 po. Ayen, nakita ko nagtaas kang kamay. Question? Wala naman. So, any questions mga kap? Ayan, sige, Rabbit, paki-unmute na lang po sarili nyo. Paki-pindot na lang yung unmute. May question sa ano, mamaya? Sa Zoom chat. Sige, Kuya Nico, ano mo na at nag-load pa yata kay Radhi. Sige, kay Miss G, hi Kap, ask ko lang po, is it possible to process na yung NNAS even hindi ka pa nakakalan sa CA? Yes. Like for X, wag na natin pong iniisip yung mga X kasi wala na po sila. Example pala, while waiting for IPA and good strategy po ba if ever? Of course, yes. Ano po, good strategy po yun. Yun po yung sanang sasabihin ko kay Miss Ayen, if ever mag-process na siya, mag-start na siya ng process niya ng PR or AIPP, kung nakakita siya ng light at the end of the tunnel, like, meron na siyang possibility na pwede siya makapunta sa Canada. Start niyo na kagad na mag-apply ng NNAS kahit hindi pa kayo nakakaland. Kasi online based naman halos lahat. So, isasubmit niyo siya through online. Magiging pagkakaiba na lang nun is kung mag-bridging course ka or kailangan mo mag-take ng OSCE or SECA examination, yun, kailangan na nandun ka talaga sa province na yun. Pero kung tatanungin mo ako kung gusto pwede na mag-start ng NNAS kahit wala pa sa Canada, yes, go. Para hindi, kasi maraming mga documents na kailangan mo i-gather at i-submit. So, kung nandun ka pa, mas madali mong makuha or at least personally makukuha mo yung mga documents kasi andun ka pa. Kasi pag nandito ka na sa Canada, makakamag-anak na or kakilala kaibigan mo na ang hihinga mo ng favor. Yun. Yun. I think gusto ko din i-highlight yun, Kuya Nico. Kung ang tanong nyo, pwede ba mag-process ng NNAS habang nasa Philippines o wala ka pa sa Canada? Sagot ni Kuya Nico, yes. Definitely yes. Again, babalik tayo doon sa strategy. Always remember mga kap, meron din yung expiration yun. Diba? And take note din lang natin na kailangan ninyo din malaman na dapat within 12 months, dapat na-pass ko yung documents ko din. So, kung possible, yes. Kasi yun din pong ginawa ko. Nandito, nasa Pilipinas pa ako, nakaprocess na po yung NNAS ko. Ang kulang po na lang that time is the language test. Ta-da! Sabi ka na, no? No comment. Pero maraming salamat sa NNAS at umiba po yung aking career.
Yay! Maraming salamat. Ayan. Pero yun, pero ang tanong ko is, pwede ba mag-NNA sa Pilipinas? Definitely yes. Sabi ni Quenigo, it's online. Pwedeng-pwede po. Hindi mo kailangan na nasa Canada ka para mag-process na yan. And sabi ka ni Quenigo, mas may advantage ka if nasa Pilipinas ka, nag-process ka ng NNAS, at least ikaw mismo mag-process ng documents mo. Ikaw mismo pupunta sa school, ikaw mismo makakausap, pupunta sa PRC. So, merong advantage na nandoon din. Kasi ito makikisuyo ka sa mga friends mo na hindi din nila alam kung paano gawin. Diba? Especially sa employer. Diba? So, napakagandang highlights yon. But then again, babalik uli yung tanong sa'yo. Ano yung strategic plan mo? Kasi baka ginawa mo yung NNAS, pero wala ka naman strategic plan with regards to the Canadian application mo. Bawa, wala ka naman entry. Di ba? Eh, sayang naman. Pero again, kung ang tanong is pwede mag-process habang nasa Pilipinas, definitely po. Pwede po. Medyo mahal-mahal din, no? 1,300 Canadian dollars din, no? Yeah. Isang ano pa lang yan, isang board of, tama ba? Board, nursing board? Yeah. Province. Isang province lang yun. Isang province. Eh, what if gusto mo dalawang province? Like, Ontario, Nova Scotia. Mas mura na yun, kuya. Kasi mag-a-add ka na lang eh. Parang add to cart ka na lang ng mga province. mga magkano? Eh, hindi kalimutan ko na eh. 300? Additional 55 for additional province. 550? $55. $55! Ah, $55 pala, no? Yung primary application mo lang yung mahal. Ah, okay. Thank you, Nico. Pag nag-add ka ng province, $55. Kung mag-add ka pa ng profession, like LPN and RN application, magkano naman yun? Wait lang po. Hindi ko sure. Okay. Around 200 siya. 200 something. Okay, thank you. Anyway, check nila yung isa. Nasa site naman lahat ng yes, nasa site naman. Direct naman sa naman. Question pa po before we end, any questions regarding sa career ni Kuya Nico, like pagiging artista dito sa Nova Scotia? Basta wag na po love life. Okay na po. Coach, any additional inputs? Or Ian Rapada, Ian is still here. Ayun, habang yun, may biscuit na si Kuya OJ. May nagtanong sa chat, Kuya. Is it possible to enter Canada through bridging program? Hindi po. Si Jerly. Is it possible to enter Canada through bridging program? Hindi po. Hindi. Dapat nandito ka sa Canada po. Nandito ka na dapat bago ka mag-bridging program. Nico, may tanong pa sa si Bernadine. May pay po ba ang bridging? Sagot mo na ba ito? Yes po. Opo. Meron pong bayad. Hindi ko na po isa-isahin. Lahat po may bayad yan, pero worth it po yan sa last kung sasahod ka naman po ng... Tsaka mapufulfill mo yung cart. Kasi sa akin, ano, hindi naman... Oh, meron din naman sa pera, syempre. Pero mapufulfill mo yung career mo na ano, na maging RN ka sa Canada. Very good. It's a good thing. Yeah. Okay. So yan, Kuya Nico. Yan, napag-usapan natin yung NNAS applications. And na-mention din natin na hindi ka makakapag-practice ng RN mo kasi pinaprocess mo pa lang nga eh. Kung sa ano, in-NAS mo pa lang nga eh. Diba? So, naghihintay ka pa. While waiting ko yun, Nico, ano yung magiging trabaho ng isang registered nurse kapag nandito na sa Canada habang pinaprocess pa yung kanyang license? Ano yung kanyang pwedeng trabaho? Ay, madami pong opening po as a personal care worker po ang ano ang tawag sa amin sa work ko kasi is a personal care worker is the same as continuing care assistant din po siya CCA or personal care worker. Pwede ka pong mag-apply through sa nursing home or pwede rin po siya na care team assistant sa hospital naman. Ang CCA at saka yung PCW is for the long-term care facilities. Pwede ka maging sabihin na po natin in a very layman term is caregiver. Yun po. Pero mas prefer po natin tawagin dito na personal care worker or CCA or continuing care assistant. Pag sa hospital po is care team assistant naman, pwede din po kayo mag-apply doon. Work is very decent man po. Very direct din po siya yung work doon. Siyempre, kailangan niyo po ng direct care. Parang nursing care din po siya sa Pilipinas minus the
the paperworks from the doctor, communication minus the administration of medicines and minus the thorough assessment din. Yun. Pero while you're doing it, okay din naman po yung pay, above minimum din po siya. Tapos protected din po kayo ng mga union para sa employment ninyo. Ayan. Tapos, okay naman po yung job. Pwede din po kayo, kung ano, pwede din po kayo mag-aap ng mga ibang job as long as valid kayo to work. Kung ayaw nyo po muna mag long-term care facility or mag-hospital as care team assistant or CCA, pwede po kayo mag-apply sa office kung accept nila po kayo. Pero the best thing to do, kung may recent, ano kayo, na pinakamalapit sa nursing nursing work is the personal care worker or sa CCA. Ayan, thank you. Yun nga, sa mga, add ko lang, with regards to the, kung pwede ba magtrabaho, magtrabaho habang pinaprocess pa yung documents is, yeah, sa CCA o PCW, pwede ka talaga magtrabaho na dito sa Canada as a registrar. And napakalaking advantage ng international educated nurses kasi yun din yung hinahanap ng mga facilities ng ano ng applicant, mga international educated nurses kasi may mga experience talaga with regards to the work experience, with regards to the anong tawag nito, yung parang trabaho mo talaga sa PCW as CCA or PCW is ano lang, parang nursing care, bedside care, yeah, literal yun lang, wala ka nang iisipin na charting, wala ka nang iisipin na mga leadership, wala na. Alisin mo yun. Medication, bedside care, that's it. Yeah. So alam mo na yan sa mga nurses na nanonood ngayon, kasi most of our viewers now are nurses. Bedside care, that's it. Kung ano yung naiisip sa bedside care, huwag na natin yung i-describe. That's it, bedside care. So yun lang yung ano doon. So, Kweni ko, kung ikaw ay international educated nurses, RN sa Pilipinas, nagtrabaho ka sa CCA, meron bang limit yon or meron bang time o ito lang pwede ka magtrabaho or pwede ka magtrabaho habang buhay na as a CCA? Ay, hindi po. Hindi pwedeng habang buhay na CCA ka. I mean, magtrabaho ka na CCA. Kasi sa work ko po, ang sabi nila sa akin, pwede ka maging PCW within 2 years. Pero after 2 years, kailangan, sa work ko po ha, kailangan it's either graduate ka na ay it's either RN ka na or registered nurse ka na or licensed practical nurse ka na by that time or kailangan mo na mag-take ng CCA course. Mm-hmm. Yun po. So yun, i-highlight lang natin ha. So you have limit, may limit ka din. Yung limit mo is 2 years. I think yeah. Sa ano ko din sa company ni tinatrabahuhan ko, pangalan natin siya next. Ayan. So, yun. 2 years din yun kasi kailangan mo mag-license. So, dalawang option mo. It's either ipatuloy mo na LPN or RN ka or kumuha ka ng license as a CCA. Kasi yung CCA dito or continuing care assistant or PCW, merong license na kailangan or certification. Tama ba? Certification, license. Certification. Kailangan certification kung kailangan mo mag-aral. Ano? So, within 2 years lang yun. After 2 years, you decide. Mag-CCA ako or mag-LPN ako, or mag-ARN na ako. So, it's your choice. Pero kung hindi ka nag-upgrade, tatanungin mo ba si ilang ko, hindi po pwede. Hanggang lang 2 years talaga. As IEN, or International Educated Nurses. Pero napakalaking advantage. May additional din ako, ngayon din pala, yung mga recent na mga applicants sa ano sa long-term care facility, hinihingan na sila ng NNAS application number. Mm-hmm. Just to make sure na mag-blowing yung application. Yes. Isa din yun na, isa din yun. Thank you Nico for reminding me. Isa din yun, hinihingi talaga yung NNAS application mo. Hindi naman hinihingi na yung mga documents or progress, hihingi lang nila yung proof na ikaw ay nagsisimula na mag-process ng iyong documents. I think Ian, may input ka in, Ian? Ah, wala naman. Ay, si Radit pala. Radit, may question ka, nakalas yung kamay mo. Sorry. Radit. Nawala na si Radi. So, ayun mga kap, napag-usapan natin ang timeline, napag-usapan natin ang NNAS, nahimay-himay natin yung every documents needed, may mga tips na din si Kuya Nico. So, yun.
So yan mga kap, any inputs or ideas or questions that you'd like to share before we end our Kapihan sa WEN in Halifax? And of course, mga kap, maraming salamat for joining us sa ating third cup. Ayan, sa fourth cup natin is also very exciting. Ipapost ko na sa ating Facebook page. So follow me on Facebook page, WEN in Halifax, and join our Pinoy Canada Immigration Forum. Admin po natin dyan si Kuya Nico and Kuya Koji. And of course, follow me also on, subscribe to our YouTube channel, WEN in Halifax, and help us to grow our channel. Sana by July, makapag 10,000 naman tayo. So with your help, nothing is impossible, mga kap. 10,001. Sorry? Papitsa ka naman dyan. Pag nag 10,000, nagpapapitsa tayo. Sorry! Alam mo, na kung saan yun. Oo. Ayan. Yeah, maraming salamat for joining. And of course, join our Facebook group, yung mga babies natin, Cup Unity. So bagong pa tong group na to. So sana supportahan niyo at mag-join kayo. Student, Cup Unity, AIPP, Caregiver, OFW, yun po yung mga bagong grupo natin. So join and support this also. Join kayo. Special K, any tips and insights or opinion or anything that you like to share before we end our webinar? Thank you, Special K. Sabi ni Secretary, okay daw. Maraming salamat, Special K, for joining us. Ang iyong presensya ay napakalaking tulong na. Makita lang kita, bro. And Ian, maraming salamat din. And congratulations. Pizza na. Nakapag-settle. Diba? Pizza. Ganun-ganun lang. Pizza. Tara na. Alas stress, papasok ko. Kaya pa. Pwede. Daanan nyo kami. Pizza tayo. Yes. Walang... Sabay dadaan sa alcohol, ano? Sa NSCC, NSLC. Sabay ganun, no? Ayan. Ian, maraming salamat for joining us and of course for inspiring all our caps na ma-achieve ang kanilang mga Canadian dreams. Sa lahat na sumusuporta, maraming salamat. And of course, magawa-pizza si Kuya Koji after nito. Yay! Yes. Ayan, mga kap. Nico, before we end, sabi nga natin yan, last advice, last tips for our cup na nangangarap, especially to all international educated nurses po. Advice ko, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw, tsaka huwag kayong mapanghina ng loob. Kasi maraming mga challenges na bago mo makuha yung dream mo, marami kang ma-encounter na hurdles. Marami kang magkita mga demonyo along the way. Demons, okay? Para naman social. You'll encounter a lot of demons along the way, but you need to be, kailangan mo lang maging matatag, kailangan mo lang kapit lang, kasi maganda yung kakalabasan yan. Magiging worth it sa last part. Maghintay ka, huwag kang maging reactive. Reactive means like, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Hindi dapat ganyan. Kailangan maging proactive ka. Proactive means, okay, ganito nangyari. Anong kailangan natin gawin next? Para mas healthy sa utak, mas healthy sa mind, sa mental health. Tsaka para mas maging maayos, mas focus ka sa dream mo. Kasi yun naman talaga yung goal mo, yung ma-reach yung dream mo na makapunta dito or maging registered nurse ka dito, makapag-practice ka as registered nurse. Marami talagang magiging demons along the way. But challenges. Kailangan mo lang talaga maging matatag. Yun lang, kapit lang. Correct. Yeah. Ayan, gusto ko lang i-highlight yung sinabi mo. Kahit ano po yung yung challenges na struggle na haharapin mo along the way, sabi nga, kapit lang talaga, push mo lang kasi maaabot mo. And always think positive kasi yung negativity talaga sa buhay, walang mararating. As in, mag-i-stress ka lang, mahihirapan ka lang. So, alam mo na from this webinar na it will be challenging sa iyo. Magiging mahirap yung NNAS. Hindi, hashtag real talk na namin kayo, di ba? Real talk to. So, mahirap talaga. So, you have an idea. Now, the next step is sa inyo na.
So be positive mga kap with regards to your application. Mahirap, oo, pero was naabot mo yan, worth it nga naman, talagang sobra in terms of pay, in terms of professional growth, in terms of benefits. Napakalaking napakalaking difference po talaga once you are a registered nurse dito sa Canada. So to everyone, madami na po mga kapatid natin dito sa Halifax na mga kasabay ko na we started from CCA, now they're all LPN and RN. Congratulations po sa inyo. Maraming maraming salamat for inspiring us to push more. So yun. Yun. Don't stop your dream. Push lang, push kayo. And of course, salamat Nico, Ian, to everyone, Aili, si Aya, si Bernadine, Fatima, Geraldine, maraming salamat for tuning in. Nakakatulong ng buhok. Ayan. Maraming salamat. Si Jerly, Mary Ann, MG, Robert, and of course, especially maraming salamat. Tune in po kayo uli sa Thursday, 11 a.m. Halifax time. It will be 10 p.m. Manila time kung nasa Pilipinas po kayo. And of course, every Saturday meron tayong Q&A with Ms. Mel. Join us and support us also. If you have more questions, marami na kayong ideas na inputs na nakuha ngayon and gusto mo mag-follow-up questions, join us every Saturday also. And mga kap, we're going to end our webinar today, our Kapihan sa When in Halifax. Taas lang natin yung ating mga kamay. Ay, mga kamay. Yung mga tasa natin. At magpapapicture tayo. Ayan. Nasaan yung mga tasa natin? Ayan. 1, 2, 3, and... Wait lang. Ayan. Wait lang po. Ayan, okay na. Ayan. So ayan, thank you very much mga kap sa mainit na usapan. Maraming maraming salamat po. See you again here in Canada na. Dito sa Canada, kita-kits tayo at nagpapicha si Koji! Bye everyone! Benny, bye! Bye. And in-end ko na yung streaming. Naglalag ako, bro. Bro, naglalag. Nandito ka pa, Nico? Hello, Nico.